Welcome sa Hey Tagalog Anime Recap. Ang title ng anime na ito ay makikita palagi sa baba lamang ng video. Paggising kinaumagahan ay dumiretso agad sila sa una nilang misyon bilang adventurer. At ito ay ang pangunguha ng mga herbs sa gubat, na pagkasunduan ng dalawa na maghahanap si Fel ng pagkain habang si Makoda naman ay maghahanap ng herbs. Bago umalis si Fel ay naisip niya na baka may masamang mangyari sa master niya, habang wala siya dahil may nararamdaman siyang mga presensya ng monster sa lugar. Para makasiguro ay nilagyan ni Fel ng transparent na barrier ang kanyang master para maging ligtas ito, at pagkatapos nito ay umalis ito kaagad. Sinimulan na ring hanapin ni Makoda ang mga herbs at para makita ito agad ay ginamitan niya ito ng appraisal, at hindi nagtagal ay nakita nito agad ang mga hinahanap nito. Dahil sa paggamit niya ng appraisal ay mabilis lang nitong nahanap ang mga herbs na kanyang pakay at napakadami pa nito. Dahil mabilis lang itong natapos ay naghanda na ito ng kanilang tanghalian at dahil wala na silang karne ay nag-order ito ng ground beef, pork na nasa lata, meat sauce at pasta. Naghanda na ito ng mga sahog na gagamitin at ginisa niya na ito pagkatapos ay inilagay na ang mga delata at pampalasang binili niya. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Fel na may daladalang rockbird. Dahil nagustuhan ito ang niluto ni Makoda na teriyaki gamit ang rockbird. Marami pa umano itong huli ngunit iniwan niya muna ito sa kagubatan. Dahil hindi niya ito madadala lahat na pupuntahan na lang umano maya-maya nila Makoda. Pinalambot na ni Makoda ang pasta na nilagyan nito ng kunting asin ng tubig. Nang pwede na ito ay inilagay niya na ito sa plato at nilagyan ng sauce na ginawa niya kanina. Tinawag niya ang putahe na isang meat sauce spaghetti na may extra minced meat. Noong una ay nanibago pa si Fel sa bagong putahe na ito, at nang matikman niya ay nakalimutan niya na ang pangalan niya. Nilagyan pa ito ng cheese powder ng kanyang master na nagpapasarap palalo sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay pinuntahan na nila ang mga iniwang huli ni Fel sa kagubatan, at nagulat si Makoda sa gabundok na iba't ibang klase ng monster ang nakita nito. Isa-isa niya na itong nilagay sa item box niya habang tinanong si Fel kung nakakain ba ang mga hinuli nito na sinagot naman ito ni Fel na pwede itong kainin. Nandirii si Makoda nang makita niya ang orc at tinanong kung kinakain rin ba ito na agad namang sinagot ito ni Fel na matagal na itong kinakain ng tao. Hindi lubos maisip ni Makoda na ginawa nilang baboy ang naglalakad na may dalawang paa. Pagkatapos malagay lahat ng monster sa item box ay babalik na sila sa bayan para ibigay ang mga herbs na nakuha ni Makoda, at para mapadali silang makarating sa bayan ay pinasakay ni Fel ang kanyang master sa kanyang likod, at nang makasakay ang kanyang master ay bigla na itong kumaripas ng takbo at ilang sandali lang ay narating kaagad nila ang bayan. Dumiretso na agad ito sa Adventurers Guild, at binigay ang mga herbs sa babae na ikinagulat nito dahil sobra pa sa inaasahan ang naiuwi ng isang G-rank na adventurer. Binayaran na ito ng 8 silver coins para sa Kiyayo grass habang isang silver at 3 copper coins naman para sa Maju grass. Pagkatapos maibigay ang bayad ay tinanong ni Makoda kung mabebenta niya dito ang mga monster katulad ng orc. Hindi makapaniwala ang babae sa sinabi ng ating bida kaya tinuro nito si Fel na ang nanghuli umano nito para sa kanya. Nang makita ng babae si Fel ay nagbago ang itsura ng mukha nito na parating masungit at tinuro kaagad nito kung saan mabebenta ang mga monster. Tinuro ng babae si Makoda sa lalaking ito na ang bibili sa mga nahuli nito. Nang nilabas ni Makoda ang isang orc at sinabing meron pang iba, ay sinabi nito na doon na lang umano sa likod para doon ilagay ang lahat ng monster na ibebenta niya dahil masyadong maliit ang kanyang pwesto. Nang makapasok sa bodega ay inilabas na ni Makoda ang mga naka-imbak sa item box niya. Ikinagulat ng lalaki ang nakikita ng dalawang mata niya dahil karamihan umano sa mga monster na ito ay B-rank at A-rank monster. Gumaan ang loob ng ating bida nang sinabi ng lalaki na kinakain naman ang mga karne nito. Dahil sa sobrang daming monster ang lilinisan ay hindi ito lahat matatapos ngayon, kaya sinabi ni Makoda na kung pwedeng ang isang monster muna ang linisin at katayin niya, para sa kanilang dinner kaya napagpasyahan na ang orc muna ang kanilang kakatayin. Nang matapos ay kaagad nag-isip si Makoda ng kanyang putaheng gagawin, at napagpasyahan nito na prituhin niya na lang ito at lalagyan ng cheese powder at parsley. At nilabas na nito ang mga ingredients na gagamitin niya sa pagluluto. Pagkatapos hiwain ang mga karne sa maninipis na piraso ay naghanda naman ito ng itlog at kanyang hinalo, at nang matapos ay nilagay niya ang mga karne sa itlog at kanyang prinito. Nang matapos ay tinawag niya ang putahing ito na dalawang version ng pork piccata na may meat sauce.
Kinain na ito ni Fel at nagustuhan at sinabing mas malambot pa umano ang karne ng orc kesa sa red boar. Kinaumagahan ay bumalik si Makoda sa lalaking naglinis ng mga monster na dinala niya. Nang pinagbuksan ito ng pinto ay sinabi ng lalaki na natapos niya na umano ang pagkatay sa mga ito. Binigay na ng lalaki ang kinitang pera dahil sa mga materyales na hindi kailangan nila Makoda, at nagulat ito na ang presyo nito ay 2 metaginting na 202 gold coins. Napagtanto ng lalaki na hindi pala alam ni Makoda ang presyo nito sa merkado, kaya't pinaliwanag sa kanya na ang katulad sa itlog ng orc ay nakakadagdag lakas at stamina. Makakagawa ka naman ng leather mula sa balat ng red boar at ang pangil nito ay magagamit sa mga crafting. Pagkatapos maipaliwanag ito ng lalaki ay binigay nito ang demonic stones na may magical powers umano, na nakukuha sa mga rank A na monster at higit pa. Pagkatapos nito ay lumabas na sila sa butcher house at naglakad palabas ng bayan. Napagdesisyonan nilang mag-camping sa isang lugar at para makapaghanda na rin si Makoda ng kanilang kakainin. At dahil nagkaroon umano sila ng maraming pera ngayon dahil kay Fel ay maghahanda ng marami ngayon si Makoda na ikinasaya ni Fel. Hindi pa alam ni Makoda kung ano ang bibilhin kaya nang makita ni Fel ang mga pagkain sa online grocery ay naglaway na kaagad ito. Pagkatapos mag-order ay agad niya itong inayos at tinawag ito ni Makoda na assorted meat dishes. Hindi maipinta ang itsura ni Fel nang makita ito at hindi na nakapag-ante at nilantakan na ang pagkain. Habang kumakain si Fel at nagluto pa ng main dish si Makoda na tinawag nitong Japanese Black Wagyu Steak. Nadismaya si Fel dahil sobrang liit lang nito kaya sinabi ni Makoda na wag niyang smallin ito, dahil ang halaga nito ay 2 silver coins. Nang tinikman ito ni Fel ay halatang nagustuhan ito ang napakaliit na karne ng baka na binili ni Makoda sa online store. Pagkatapos maubos ni Fel ang isa ay nilagyan ito ulit ng kanyang master at sumabay na rin si Mukodang kumain kay Fel. Nang matapos kumain ang dalawa ay nararamdaman ni Fel na punong-puno ang energy niya sa oras na kumakain siya ng luto ni Makoda. Dagdag pa nito na kung maglalaban umano sila ngayon ng ancient dragon ay madali niya lang itong matatalo. Nang dahil dito ay ginamitan ni Makoda ng appraisal si Fel kung totoo nga ba ang sinasabi nito. Akala ni Makoda ay namamalik mata lang siya sa kanyang nakikita dahil ang 5 stats ni Fel ay tumaas ng todo. Sinabi ni Fel na manghahunting muna siya na ikinatakot ng master nito na baka atikihin siya ng mga monster, kaya nilagyan ito ng barrier ni Fel at sinabi na sa abilidad niya ngayon ang kanyang barrier ay hindi masisira kahit sa hininga ng dragon, at agad itong umalis. Nang makaalis na si Fel ay naghanda na ito ng kanyang higaan at nang matapos ay natulog na ito na feeling safe na safe sa barrier ni Fel. Habang si Fel naman ay naramdaman na lalo siyang gumaan at nang may makasilubong siyang rockbird, ay isang tira lang ang ginawa dito ni Fel. Nang may nakitang pang monster ay agad nitong tinira ito ng thunder magic na napagtanto nito na masyadong overkill ang magic na ito laban sa malaking deer. Pagtapos niyang ma-one-hit ang malaking deer ay nakita siya ng mga orcs, na kaagad pinuntahan nito at kaagad na ginamitan ng tornado na parang mga insekto lang kay Fel ang mga orcs. Biglang dumating ang orc general na sinabing bihira lang umano makakita si Fel nito. Sinugod na siya ng orc general at akala nito ay tinamaan nito si Fel ngunit napunta na pala ang legendary wolf sa kanyang likod, at trash talk pa ito ni Fel na hindi siya karapat dapat na makalaban ni Fel dahil napakahina nito. Bibit-biti na sana ni Fel ang orc general nang may dumating na naman na malakas na monster na isang lion, ngunit may 2 ulo na isang ahas at isang toro. Titirahin na sana ng fireball si Fel na mula sa lion ngunit hindi pumayag si Fel kaya't inunahan niya ito at ginamitan ng thunder magic. Paggising ni Makoda ay napasigaw ito sa nakita niya. Patong-patong na mga patay na monster ang mga katabi niya. At nakita niya si Fel na nakaupo at sinabi na napasobra ang ginawa niya dahil umano na excite ito. Kiniwento pa nito na tanging sa kay Mira lang umano siya nagbigay ng effort para matalo kaya napatay niya ito sa 1 tira lang.